Yun. What's up, mga bayaw? So, andito na naman ako ngayon, no? Para ipakita sa inyo itong dalawang crank na actually madalas kong nakikita to sa mga bike shop, sa mga latagan, sa bangketa, online, and all. Tapos, lagi siya na-encounter kasi siyempre, meron din tayong mga bayaw na hindi naman kayang bumili ng mga Halotech na crank. Eh, ito binibili nila yung square tapered type na 1x. So, tara magkwentuhan tayo ngayon para alamin, siyempre, kung ano ang mga features at saka yung mga napansin ko dito sa mga ganitong klase ng crank, no? Yung mga budget cranks ni Ragusa at saka ni Racework, okay? So, tara at alamin natin kung ano-ano ang mga bagay-bagay dito kay Ragusa R600 ba to? O yan, R600 tsaka kay Racework Excalibur, alright? Let's go! Iyon! Ayaw! So ngayon na nakikita ko dito ngayon sa harapan nyo si Ragusa R600, no? Itong crank na to, madalas actually kung naiinkwentro to, siyempre may mga bayaw tayo na nagpapakabit nito rito, no? At naka-curious ako kasi siyempre, oo nga naman, siyempre, una sa lahat, mura. Tsaka naka-1x ka na. Kung hindi ka naman maselan na gumamit ng square tapered, pwede na rin to si Ragusa. Maraming ano pa to, maraming kulay pa to. Tsaka at the same time, naka 1x ka at alloy to. O, para patunayan ko sa inyong alloy yan, mga bayaw. O, ayan o. Idikita natin ng magnet ngayon, wala. O, ayan. Idikita natin ng magnet yung arm, wala din. Dito, yung chainring niya. Yung chainring niya, mga bayaw, alloy. Pero yung mga bolts, yung mga bolts, dumidikit yung bolts. So, ibig sabihin, yung mga bolt niya, bakal. So, pwede ka nang bumili ng, ng mga titanium na bolts. Para dyan, no? Ano pa? Ito yung nilatawag na R600 model. Ano to? 170mm yung kanyang length ng kanyang crank arm. What else? Yan, naka 9/16 pa siya na tread ng pedal na pwede mo ikabit. It's either silvering o di kaya ball bearing lang. Pwede na kung di ka naman maselan. Tsaka kung ikaw naman yung tipo ng taong hindi ka ubod ng arte sa bisikleta, maganda to. Kumbaga sa mga bayaw natin na ngayon, gaya ngayon sa panahon ng crisis, mahirap ang buhay, mahirap kumita. Kumbaga, sa kanila, malaking achievement at upgrade to, di ba? Sa kahit naman sino, sa hirap ng buhay ngayon, di ba? What else? So, ito mga bayaw, nare-remind ko lang kayo, pag bumili kayo ng ganito, hindi kasama yung BB. Kung bakit napapansin nyo na tumatayo siya, di ba? Dahil nilagyan ko siya ng square tapered na BB sa likod, kaya siya nakatayo. Pero pag bumili talaga kayo ng Ragusa na R600, wala tong kasamang square tapered na silvering na BB. Hiwalay yun. O, no?
Tapos yan yung kanyang chain wheel. So tanggalin natin yung ano, ha, BB mga bayaw. Ayan, natanggal na. Ayun o. Ayun yung square tapered na BB na nilagay ko para lang nakatayo. Tapos pansin ninyo mga bayaw. Ayan o. Naka ano siya. 34 teeth siya na ano. Na chain wheel. Tapos ano siya. Naka ayun o. Pansin ninyo. Naka ano siya mga bayaw. Naka narrow wide siya. Na ano. Na chain ring. Di ba? What else? Ayan, natatanggal yung mga bolts na yan. Itong bolts na to, bakal pa pala to. So, pwede nyo pang palitan to mga bayaw ng alloy o kaya ng titanium. Pwede nyo rin palitan to ng may mga kulay kung kursonada nyo, di ba? Di ba? Pero maganda na yung forma nyo. Oh. Tapos, masasabi ko pa rito sa chain wheel niya, ano to, dumaan din siya dun sa, ano, sa process ng, ano, ayan, oh. Ayan yung materialis ng pagka-alloy niya. So, aluminum, ano siya, 6061 na T6. So, maganda rin yung proseso ng dinaanan nito. Tapos, 104 BCD na to. Diba? Na, ano, na chain wheel. Tapos, yan, yung crank arm niya. So, ganyan, 170mm din yan. Kung ayaw nyo magasgas, siyempre, may kulay, diba? Pwede nyo lagyan ng crank boots yan dito. Diba? To. Sa ano, sa merkado mga bayaw, ang presyuhan nito, alam ko si ano, si Ragusa R600. Ngayon na napapansin ko sa mga latagan, sa mga bike shop, sa mga lugar sa Quiapo, sa Cartimar, sa Divisoria, kung saan-saan ako napapadpad eh. Ang presyuhan talaga nito sa market. Kasi depende rin sa lugar eh. May nagtitinda nito ng 750. May nagtitinda nito ng 800. Meron din nagtitinda nito ng ano, ng 900. Depende rin sa lokasyon ng lugar. So ganoon ang mga labanan ng mga presyo nitong ganitong Ragusa. At ano pa? Sa R600 na model na ganito na single crank ng 1x. Marami siyang kulay. So, pwede mong ano, i-pattern yung kulay ng bike mo sa gusto mong kulay. Gaya nito, may red, may itim, meron akong nakikitang blue, meron akong nakikitang gold, meron namang, ano pa ba yung isang nakikita ko? Red, gold, black, blue. Yan yung mga nakikita kong mga ganito. Apat ang kulay ng ganito. Tsaka madalas, yung mga bawat kulay na yun, nakapagkabit na ako nandito. Kaya alam ko yung mga kulay nila. Para sa akin, no, yung opinion ko, ako nagagandahan ako kasi, ano, siyempre, iba-iba tayo ng opinion. So, ako lang, opinion ko lang, okay man siya. Hindi man siya, kesa naman mag-tribay ako, di ba? Pero, wag ka, may mga, ano, mga naka-tribay na, ah, hindi, mas maganda tribay, oh, di ba? Siyempre, kanya-kanya tayo ng opinion. Pero, ang pinag-uusapan lang natin, ito, itong ganitong klaseng single crank na budget friendly, itong R600, no? Okay siya kasi, bakit? Para sa kanyang presyo, ito, hindi to kasama, wala talaga siyang BB. O, tatanggalin lang natin. Ibig sabihin, okay siya sa part na ano, na abot kaya siya eh, ng Pilipino. So, kesa nga naman ano, bibili ka ng mga halagang 1,000 plus. Minsan, abuti ka pa ng 2,000, 3,000. Siyempre, hindi naman lahat ng mga Pilipino may kakayahan bumili ng mga halotech na mga ano yan, yung mga magagandang klase na halotech na crank. Sa ganito, kumbaga, masaya na sila. Ako rin, parang ang puso ko, nandun din sa mga bayaw natin na gano'n. Lalo na pag kinakabit ko sa bike nila yung ganito. Sobrang yung tuwa nila kasi parang napakalaking achievement na sa kanila yung ano, yung ganitong klaseng crank. Kasi syempre, lalo na yung mga ano, yung mga minsan mga nagpapasalpak sa akin ng ganito, yung mga bike to work talaga. Yung mga ang trabaho sa construction, yung talagang mabibigat ang trabaho. Pag nakapag-upgrade talaga sila ng ganito, masaya na sila. Nakikita mo yung ngiti sa mga mukha nila, parang ay sa wakas nakapag one by din ako, di ba? Tsaka ako nga pala, sa mga ganitong klase ng ano, ng crank, mga bayaw. Ano, mapapansin nyo, pagka bibili kayo ng mga built bike, ganito,
Ganito pa yung mga crank, 'di ba? Yung mga price range na mga 9,000 pataas o 8,000 pataas na mga 27.5, 29er na mga naka 1x. Ganito yung mga nakasalpak na mga crank, 'di ba? Hindi pa halotech. Yung mga pagpumalo na ng mga ano, ng mga 17,000, yan, mga ganyan, pataas, mga 15, pataas, yan, yan na yung mga nakahalotech. Pero sa kaso ng ganitong klase ng crank, ako ha, personally lang, opinion ko lang naman to, mga bayaw, syempre, meron din kayong mga opinion na inyo. Okay na sa akin yung ganito, kasi, kung lalo na't hindi naman ako maselan, okay, kasi, bang for the buck na rin, kasi, imaginein mo, o kunwari lang, pupunta ka sa isang bangketa o sa isang bike shop, o di ba nagbebenta ng ganito, mga nasa 750 o 800, 900. Di ba hindi kayo inabot ng ano, ng 1,000, may ganitong klase ka na na ano, di ba? Na 1x na crank. Hindi na masama, di ba? O ngayon mga bayaw, i-check naman natin yung nilabas naman ni Racework. So ito, si Ragusa, ito yung version niya ng ano, ng budget na 1x na single crank, no. Si ano, si Racework, naglabas din siya ng kanya. Ang pangalan naman nung ano, nung crank niya, Racework Excalibur. O, tara, tignan natin mga bayaw, i-check din natin yung itsura niya tsaka yung mga makikita natin at ano yung mga pwede nating mapuna sa crank naman na susunod kong ipapakita sa inyo, okay? Yung bayaw. So, ito naman yung ano, no? Yung isang crank na sinasabi ko sa inyo kanina, si Racework Excalibur. So, ito nga pala, para anuhin ko sa inyo, pagka ano, bumili kayo ng ganitong klase ng crank, ano to? Naka, ano to mga bayaw? Naka box siya. Ayan o, naka karton siya. O, di ko na lang pinakita sa inyo yung karton. Tinanggal ko na. In-unboxing ko na siya. No? Nakakarton siya pagka bumili kayo ng ganyan. So, ganun din, checking din sa kanyang ano, no? Mga features. So, ito rin si, ano, si Racework Excalibur. Ay, ayan, no? Hukay din yung kanyang, ano? Hukay din yung kanyang tawag dito. Crank arm. Ayan, may mga ukit pa siya. Oh. Mas ano itong nakaukit na to? Basahin natin, mga bayaw. Oh, ayan. Ano ba na niya? Anong code dyan? May code na nakalagay, eh, no? So, ganun din, mga bayaw. Ito, nasa, ano rin to? Mga 170mm din ang kanyang, ano, crank arm. Pero, ano, no? Napansin ko, parang naka-ano siya? Naka-matte finish siya na, ano, na kulay sa black. Tapos ano pa? Check natin no kung alloy yung kanyang mga ano. Ito gaya nito, itong arm, oh, alloy din naman no. Tapos itong chain wheel, alloy din. Yung kanyang ano, yung kanyang bolts mga bayaw, ano rin no. Bakal din, ayan dumidikit din yung kanyang ano. Dumidikit din sa magnet no. Dito sa gitna naman, ayan, alloy din. So kapareho rin siya ni ano no ni Ragusa, hindi pa nila nilagyan ng ano ng mga alloy na bolts. So ayan din, pwede niyo ring ano maging upgrade. Ayan, titanium bolts kung gusto niyo, may kulay, pwede rin. Tsaka kagandahan dito kay Racework, ganun din kay Ragusa. Kung ayaw niyo ng chain wheel, kunwari gusto niyo nang lagyan ng ano ng mas malaking chain wheel, pwede kasi natatanggal siya. 'Di ba? Oh, tapos ito ah, kaya to tumatayo ganun din, may bottom bracket din. Pero pag binili niyo to, walang kasamang ano, walang kasamang ganyan, ito, tong squared tapered na bottom bracket. Walang kasamang ganyan. Okay, tapos ayan oh, pareho din sila ni ano ni Ragusa, tong si Racework naka 104 BCD rin. At check natin yung kanya mga ngipin. Oh, ayan din, naka ano rin siya mga bayaw. Naka narrow wide din siya na chain wheel, no? Tapos check natin yung materials kung gawa rin ba siya sa ano. Ayan oh, 34 teeth siya. Tapos ito namang isa
Si ano, si R600 Ragusa T60 na T6 na alloy. Ito naman si ano, si Racework na Excalibur. Ang kanya namang chain wheel ay gawa sa 7075 na T6 naman na chain wheel. So, yun pala ang kaibahan nilang dalawa, no? Pagka nakita. Pero, sa ano, sa bigat, mamaya kumpara natin, no? Kung sino yung mas, ano, mas magaan sa kanilang dalawa. Pero, alam mo, so far, parang ano, mas magaan. Ito, ha, hindi pa kasi tayo gumagamit ng timbangan. Pero, parang mas magaan ng konti si Racework over kay, ano, kay Ragusa. Dito ba yun, no, sa garahe ko, napapansin ko. Yan, ano, kung isorbe ko to, tong dalawang to, madalas tong dalawang crank na to, nagsasalitan lagi pag, ano, may nag-upgrade, ganyan, magpapa one by na. Yan. Ito yung, ano nila, yung daladala nilang mga crank na gusto nila ipakabit. So, na-curious lang ako, syempre, eh, gaya ngayon, may customer dito, kaya hiniram ko muna yung ano, yung crank nila. Nag-vlog muna ako bago sila ano, 'di ba? Bago sila magpagawa ngayon sa akin. Kaya sabi ko, may kumpara, no, silang dalawa. Pero para sa akin, no, ako ha, kung ako yung ito eh, opinion ko lang. Kung ako eh papipiliin. Pareho silang maganda. Pero syempre, meron kang isang natatangi. Mas ano, mas gusto ko si Racework. Ewan ko, kasi siguro ano, gusto ko yung simple lang eh. Ayoko nung flashy masyado yung ano, yung crank. Yung ayoko nung masyadong matitingkad yung mga kulay. Yung gusto ko yung ano lang, yung chill lang, yung cool lang, di ba? Yung hindi masyadong sumisigaw. Yung ano, yung pangalan ng crank mo na baka kasi parang minsan kasi parang feeling ko parang ako lang ha, opinion ko lang parang ang yabang ng dating ko pag ano eh, di ba? Parang oh ano, XT to, oh, XTR to, parang ganoon, di ba? Pero sa akin okay siya. Bukod sa simple siya, ano. Yun nga kasi nasanay ako na ano, lagi pag nagkakaroon ako ng bike, gusto ko itim lang yung ano, yung crank. Parang ano, kasi madaling bagayan ng kulay yung ano, 'di ba? Yung black. Parang neutral lang para sa akin yung ganung kulay niya. So ayun, no, mga bayaw. Same specs lang sila ni ano, ni Ragusa R600 dito sa kay Racework Excalibur. Ganun din, gumagamit din siya ng tread ng pedal na 9/16. So, pwede mong kabitan niya ng seal bearing, pwede mo rin kabitan ng ball bearing. Parang nagkatalo lang talaga sila sa chain wheel. Pero just in case, ha, na gusto nyong palitan yung chain wheel kasi 34 teeth lang sila pareho. Para gusto nyong palitan, yun lang, kukunin nyo yung 104 BCD na narrow wide. Para, ano, wari, ayaw nyo yung style ng chainring na to. Wari, mayroon kayong hinahabol na pattern ng ano nyo, ng crank nyo, di ba? Di, palitan nyo ng 36, palitan nyo ng 38. Nasa sa inyo yan kung anong trip nyo, malalaki na kayo. Di ba? So, ayan, no, pinakita ko lang sa inyo. Ngayon, sa susunod na, ano, na gagawin natin, pakikita ko lang sa inyo kung, ano, yung bigat ba, malaman natin kung ano yung weight ni Racework Excalibur tsaka ni to ni Ragusa R600 para subukan natin timbangin, di ba, yung arm at tsaka yung chain wheel tsaka yung crank arm, di ba? So tingnan natin kung ano yung weight niya. Okay, so tara, subukan natin, ha. Yung okay, mga bayaw, no, tinimbang ko ngayon si ano, si Ragusa. Si Ragusa X, ah hindi, si ano pala, si Racework Excalibur. Ayan ang nag-register, oh. 0.64 kilograms. Ayan si ano, ayan, oh, nakabitin siya, oh. Ayan. Binitin natin siya. Ayan. Kasama na 'yung dalawang arm niya na ginoom ako. Ayan, oh. Yung bayaw. So ayan, oh. Naka 0.62
kilograms naman yung weight nito ni ano ni Ragusa R600. Ayan, ginoma ko rin yung ano yung crank arm para ano makita nyo yung buong total weight na nila sama-sama. Ayan, 0.62. So ibig sabihin mas magaang pa si ano no si Ragusa over kay Race Work kasi si Race Work 0.64, oh di ba? Lamang si Race Work ng 0.2. Okay, di ba? Ayun no mga bayaw. So ayun siya yung actually hindi naman natin pinag-compare eh, pinagkwentuhan lang naman natin no. Kung ano yung madalas na napapansin natin na mga kasama ng built bikes na pag bumibili ka ng upgrade ng one by. Kasi yung iba, may mga existing na bike na. Siyempre, hindi naman sila makabili ng mga Halotech na one by. So, mas okay sa kanila yung mga ganito lang, yung mga Ragusa lang, yung mga Race Work lang. Para mura-mura. Eh, imaginein mo, wala pang 1,000 to, may ganito ka na. Eh, pag nag-Halotech ka, siyempre, mahigit 1,000, minsan 2,000, 3,000 pa, di ba? So, depende pa sa tipo. At least nakita nyo na, ano, yung kanilang mga, ano, description, yung features nilang dalawa. So, ito, nung tinimbang natin, 0.62 kilograms. Ito naman isa. Actually, ito yung, oh, tama, 0.62. Ito, 0.64. So, ibig sabihin, mas magaan pa si Ragusa. Tapos marami pa siyang kulay. Kasi ang alam ko kay Race Work, mga bayaw, ano eh. Wala siyang ibang ano. Wala siyang ibang kulay. Puro itim lang. Yun lang yung alam ko ha. Kasi every time na ano, na nag-iikot ako ng mga shops, dumadayo ako sa mga naglalatag, tsaka yung mga kung ano-anong lugar. Yun ang nakikita ko na puro itim lagi yung nakikita kong Excalibur. Eh, hindi kagaya kay Ragusa R600, may gold, may red, may black, may blue. So, apat na kulay lagi siya. Parang sa hubs din siya, tsaka sa manibela, laging ganun eh. Maraming kulay eh. Okay? So, yun. Maraming salamat nga pala sa, ano, nag-subscribe sa aming channel. So, please like, share, and subscribe. Dynaboy TV. Para lagi kayong updated sa aking mga videos. What else? So, thank you very much nga pala sa mga subscribers ko all over the world, ha. Especially sa mga taga Singapore, yan, mga taga Japan, taga Nepal, Canada, America, syempre, yung mga taga Malaysia, yan, kaibigan natin, diba? Si, ano, si shoutout din, syempre, kay Boss Lars TV. So, Boss Lars TV, subscribe nyo rin yan, ha. Isa rin yan na mga Pilipino vlogger natin. So, just in case sa mga, ano, naghahanap pa ng ibang mga vloggers na Pinoy, supportahan natin yung mga Pilipino small vloggers, no? Mas maganda kasi, syempre, supportahan na natin yung kapwa Pinoy natin, alright? So, again, this is Dynaboy TV saying, peace out! Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.